Ang Pilipinas ay binubuo ng maraming mga lungsod na bawat isa ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. Bagaman marami sa mga lungsod na ito ang kilala sa kanilang kagandahan at kasaysayan, mayroon ding mga lugar na kinikilala bilang mapanganib dahil sa mataas na antas ng krimen. Isa sa mga lungsod na ito ay ang Zamboanga City, na kilala bilang isa sa pinakadelikadong lungsod sa bansa. Ang Zamboanga City na matatagpuan sa Mindanao ay kilala sa kanyang makulay na kultura at kasaysayan. Subalit, sa kabila ng kanyang mga positibong katangian, ang lungsod na ito ay madalas na binabalaan ng mga otoridad at dayuhang imbahada dahil sa mataas na antas ng karahasan at krimen. Ang mga insidente ng kidnapping, terrorism at armed conflict ay ilan lamang sa mga kadahilanan kung bakit ito itinuturing na mapanganib. Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga NGO, ang Zamboanga City ay patuloy na kararanas ng mga hamon sa seguridad. Ang presensya ng mga armadong grupo tulad ng Abu Sayyaf at iba pang mga kriminal na organisasyon ay nagdudulot ng malaking banta sa kaligtasan ng mga residente at mga bisita. Ang patuloy na kaguluhan sa rehiyon ay nagre-resulta rin sa mga insidente ng pagnanakaw, murder at iba pang anyo ng krimen. Habang ang Zamboanga City ay may potensyal na maging isang progresibong lungsod na puno ng kasaysayan at kultura, ang kasalukuyang kalagayan ng seguridad nito ay isang malaking hadlang sa pag-unlad. Mahalaga ang patuloy na kooperasyon ng lokal at pagbansang pamahalaan, pati na rin ang komunidad, upang masugpo ang mga krimen at mapabuti ang kaligtasan sa lungsod na ito. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaaring magkaroon ng pag-asa ang Zamboanga City na makamit ang kapayapaan at kaunlaran na inaasam nito. Maraming salamat po.